O mga kaibigan, magandang araw. Ito po, hashtag let Lenny live at hashtag withdraw Lenny. O ito ngayon yung mga panawagan ng napakaraming mga tao, hindi lamang supporters ni Mayor Risco. At actually, sa totoo lang, ang nanawagan po na mag-withdraw si Lenny Robredo ay mismong mga kakampings o mismong mga supporter ni Lenny Robredo. Bakit po nananawagan sila na mag-withdraw si Lenny Robredo? Kasi po mga kaibigan, ganito, balikan po natin yung mga nangyayari nung mga itong nagdaang araw. Ibang nangyari po ay gusto ni Lenny Robredo na si Isko Moreno ay mag-withdraw sa presidency. Pero sabi ni Isko ay don't do backdoor negotiations with hostile opponent. So ayaw ni Mayor Isko, lalong-lalo na sa ganong klaseng katunggali, no, na napaka-hostile. Na kung manira ay grabe, di ba? Tapos ano, asahan mo na mag-withdraw ko para sa iyo. So parang imposible. At ayaw ni Mayor Isko Moreno ng ganon. Meron ding pinapakalat sila mismo sa GC nila, ha? Sa GC, sa group chat ni Lenny Robredo, ang sinasabi nila na ito daw si Mayor Isko, pagdating ng May 1 ay susuko daw. O ibig sabihin, magwi-withdraw sa pagka-presidente dahil meron daw negosasyon na nangyari na i-appoint daw siya bilang DILG. Ayun yung pinapakalat nila sa GC nitong mga grupo ni Lenny Robredo. So ganun po yung ano eh, ganun po yung ginagawa ni Lenny Robredo. Eh, di ba, nung first move nila ay inofera nila si Panpilo Lacson na mag-withdraw. At ang gagawin daw nila para mag-withdraw lang si Panpilo Lacson ay gagawin nilang vice president candidate itong si Tito Soto at idadrop si Kiko Pangilinan. So yun ang gagawin nila para lang mag-withdraw ito si Panpilo Lacson. Ilalaglag nila itong si Kiko Pangilinan. So yun yung campaign, yung kampanya ni Lenny Robredo. Isa pa, second move, ito yung second move nila, itong ICA scandal, yung anak ni Lenny Robredo. Kumbaga, pinalabas nila para sisihin itong si BBM. No, ay yung second move nila. At ang pangatlong move nila ay itong ano, yung inoofera nila si Isko Moreno na mag-withdraw para sa posisyon ng DILG. So mga kaibigan, ito yung ginagawa ng grupo ni Lenny Robredo para talagang manalo siya bilang presidente. So, sinasabi ng grupo ni Lenny Robredo na malakas sila, pumapangalawa sila at kaya nila talunin si BBM. Pero sa totoo lang, alam niyo mga kaibigan, kung malakas ka, hindi mo kailangang mangampanya ng gantong klase, diba? Parang ano to eh, parang desperate move na to eh. Kumbaga, masyado ka ng desperado na gusto mo maging presidente, kaya kung ano-ano na lang yung naiisip ng grupo. Kagaya ng sinabi ko kanina, ito pong let Lenny live at hashtag withdraw Lenny, ito po ay panawagan ng pro-Lenny supporter. Actually, couple po sila. At ito po yung statement ng mag-asawa. Ang sabi po, I appeal to VP Lenny Robredo, please withdraw. Your candidacy is polarizing the elections. Imagine if you weren't running, Isko would be head-to-head with BBM. He's the top second choice while you are the least. But because of you, voters are drawn to BBM out of spite for the yellows. Make the sacrifice. You've lived a blessed life from the time your father was appointed judge by former President Ferdinand Marcos to being wife of the late Mayor Jesse Robredo and now as Vice President. Okay na, tama na yan. Your candidacy is clouding the vision of our voters. Isko is more capable than you. But people don't see that. Nakikita lang nila yung away ng red and yellow. Tama na, don't let the people behind you use you this way. You're more than this. Enjoy your time with your daughters. Continue your humanitarian work. You're great at it. If you really want to beat BBM for the good of the country, please withdraw. So ito yung statement. At yung asawa naman niya, nagsalita din, ang sabi, may point naman talaga asawa ko.
No, bilang botante, ilabas mo muna sarili mo sa away ng dalawang grupo. Doon mo tingnan sa labas kung sino ba talaga talo kapag naupo isa sa kanila. Sino ba talaga pinaglalaban nila? Sarili nila? Kaya ba sila tumatakbo para makabawi o baka naman sila ang mabawian? Sino bang mga nakapalibot sa kanila? Panalo ba ang buong mamamayang Pilipino sa kanilang dalawa? Sa tingin ko, oras na. Iba naman. Labas ka na dyan sa bubble mo. Tapa ka naman sa lupa. Maintindihan mo din itong sinasabi ko. So ito yung panawagan ng mag-asawa, mga kaibigan. Nananawagan sila. Hashtag let Lenny live. Hashtag withdraw Lenny. Kasi sabi, matatalino naman ang mga kakamping na anti-Marcos. Kitang-kita sa data na if wala si Lenny, oh, kayang talunin ni Isko si BBM. If wala si BBM, kayang talunin ni Isko si Lenny. If wala si Isko, matatalo si Lenny. So, kasi anong nangyayari mga kaibigan eh? Yung mga tao, ang nabubulag sila kasi ang nakikita nila yung awayan ng dalawa eh, yung pula saka yung ano, yung dilaw. Hindi na nila makita yung achievements, yung qualification ng isang leader. Ang nangyayari, pinapakita ni Lenny na malakas pa siya. No, dahil sa hakot dito, hakot doon. Pero sa totoo lang, mas lalong lumalakas si BBM. So, ito lang ang ating ano eh, ito lang ang ating magiging conclusion mga kaibigan. Kapag si Lenny Robredo nag-withdraw, ay sigurado pong hindi makakaupo ang magnanakaw sa Malacanang. Pero kapag tinuloy po ni Lenny Robredo ang kanyang kandidatura, ay malamang magnanakaw po ang susunod nating magiging presidente. Kaya sa mga kababayan natin, ha? Ibukas nyo po yung inyong mga mata. Tingnan nyo po yung qualification ni Mayor Rusco Moreno. Kumbaga, lumabas muna kayo. No? Lumabas muna kayo dun sa away. Nung pula at nung dilaw. Lumabas po muna kayo. Tingnan nyo muna yung kakayanan ni Mayor Rusco Moreno. At sigurado ako mga kaibigan, kapag nagawa nyo yun, kayo'y magdidesisyon na si Rusco Moreno ang inyong iboboto sa darating na election 2022. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali din ang pala. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali din ang pala.